Okay? So medyo magrasya tayo kasi alam mo, chismosa kasi ako. Grabe talaga ang pagmamalites ko. Pag hindi ko pinigilan, magbuta tayo alas sa isdik ko. Okay. So we have the FEDSP. Ito yung qualified dependents. Now, ma'am, hindi naman nakapasok ang anak ko dyan. Tama eh. Kasi baka hindi siya nakapasa ng exam. Kasi magbuta din yung yaw-yaw sa akin, ginapakpakpakpakan niya talaga ako. Sabi ko, FEDSP is the most elite and the cream of ito yung ginagroom natin ng mga future leaders, engineers, accountants, nurses. Ito sila. Ito yung mga nag-graduate with the team honor. Magna cum laude, cum laude, summa cum laude. Ito yung pinaka-cream of the crop. So ito po sila, kailangan makapasa sa EDSP exam. DOSP exam. So may qualification po ito. Ma'am, bakit hindi na lang ibigay lahat ng scholarship sa mga anak ng mga OFW? Yes. Tama naman ang tanong na yun, diba? Tama naman. Because we need to balance the program. Hindi pwedeng nakatutok lang sa scholarship. Mauubos po ang pondo ng OFW. Tapos magyaw-yaw na naman ang OFW. Paano ma'am, binigay ninyo lang sa scholarship, paano nagkaroon ng kalamit, hindi wala nang pamasahe pa uwi ng Pilipinas? E di, paano yung mga namatay ma'am? Wala na kayong maibigay. Pinaharal nyo na lahat ng mga isa. Yung mga nagyayaw-yaw, walang anak siguro. Okay. So, ibig sabihin, may qualification ng scholarship. Yung mga windows na sinabi ko kanina, in-encourage natin yung mga anak natin na mag-aral ng mga buti. Para ma-qualify sila. Now, kung hindi sila ma-qualify sa scholarship ng OWA, marami pang scholarship ang CHED. Ang dami-dami nilang windows ko. Hindi na kailangan OFW, hindi nila tinitingnan kung OFW. College lang, college. Kasi ang OWA, hindi nagpapaaral ng elementary. Yes, ma'am? Ang program from Sherry Scholarship, ma'am. Kasi yung anak ko is an English school nila ngayon, Shed Scholarship siya. But the problem is, matatapos na yung school, yung matatanggap niyang pera from Shed, hindi pa naibigay. So, graduate na siya, hindi pa niya nakuha. So, ang concern ko doon is, saan napupunta yung mga pera na dapat para sa estudante na hindi na nila naibigay? Naibigay ng Shed? Opo. So, hindi nila naibigay. Sige, pwede ka po mag-email sa Shed mo. Kasi sa Shed, no? Pero pag naging OWA scholar, diba? Mabilis pa sa alas 4 ang pag-release ng okay? Meron din kasi sa CHED yung Unifast. That is 60,000 per year. Unifast. Wala silang tinitingnan kung ano ang income. Kasi hindi pa ko qualify yung anak ko. Lahat, yung dalawang anak ko na graduate ngayon ng college, mga Unifast CHED scholarships. So I'm very grateful with CHED. I just don't know how to experience the mom with CHED. The same with yours. Marami na pong scholarship ang gobyerno para sa mga lalo na sa office of the mayor, the office of the congressman, the office of the governor, may mga scholarship po sila na pwede din po ninyo i-avail. Sabi, oh, FW naman ang nanay, malaki naman ang income niya doon. Ganyan ang sinasabi. No, because even OFWs, yung grade po kasi tinitingnan nila yung grado ng mga work ng mga anak ninyo, kaya you encourage them na mag-aral. Ngayon, so pag sinabi nilang malaki naman yung kita ng anak ng nanay ninyo doon sa abroad, bakit kailangan nyo pa ng scholarship? Bakit? Di ba kumakain ang mga pamilya? Ako magdala ng pag-aaway. May mga, meron naman mga expenses pa. Okay? So ito. Ito ang eligible beneficiaries. Yan ha. So, pwede po yung may mga kwan pa ngayon, currently. So ito, those enrolled are no longer required to take yung mga naka-enroll na. Annually, meron po tayong slots na 1,000. Usually po, yan yung mga binibigay na slots. 17 slots, 3 marks, 81 provinces, depende sa probinsya. Okay? Yan, very technical na yan. Pwede nyo na yan tanungin sa mga kwan. Now, ito naman ngayon. Naku,
Galit na galit ang mga taga-Hong Kong dito. OFWDSP. Ang isa ito sa mga nire-raise namin dito sa Hong Kong. Because under OFWDSP scholarship program, of which your daughter or your children may avail of 20,000 assistance per school year, unfortunately, hindi po kayo qualified. Kaya yung mga nag-bash-bash sa akin, why? Because sa programa, the salary must not more than $600. And ang kayo po, kapag i-convert natin, ang inyong sweldo is more than $600. But it doesn't mean na luhaan tayo dito sa HOPO. Okay? Maglalabi pa tayo. Na either pwede nilang taasan yan or gagawa ng scholarship program para yung mga nasa Asia, kasi ang pattern nila dito is Middle East. And the Middle East, $400 na alam sila eh. Tinaasan nila noon para makapasok ang mga taga Hong Kong, mga Asia. Pero, tinaasan din naman ulit ng gobyerno ng Hong Kong yung sweldo. So, hindi na nabago yung $600. Okay? So, marami namang windows yun. So, pwede naman sila doon sa SESP or pwede sila doon sa computer. Okay? Okay, sige yan. Pakikwan. Education and livelihood. Ito naman po ay para sa mga rider ito yung doon sa mga namatay. Apart from death claim of 120 or 220,000, sila din po ay makakakuha ng scholarship para sa isa nilang anak. Like for instance, may anak sila sa elementary, makaka-receive po yun per school year ng 5,000, 8,000 sa high school, 10,000 sa college. Pero kung nag-start po yung bata ng elementary, hanggang college siya, paaralin po siya. Doon sa mga namatay, ha? Pero isa lang per household. Hindi lahat ng anak. Pili lang sa isang anak, usually yung kanilang panganay na anak. Ngayon, kung yung panganay na anak, walang ganang mag-aral, pwede niyang i-transfer sa kanyang sunod na kapatid na gusto mong anak. Okay? And apart from that, meron pang livelihood assistance amounting to 15,000, yung surviving next of kin, no? Na kung saan pwedeng mag-start mag-negosyo. Yan yung mga benefit package para sa mga naman namatay. Station nila is through your Filipino Community GC. Marami akong pinupost na trainings doon. So values, entrepreneurial, capability building, meron din tayong personality development training that would be on, nasabi ko na ba yung kanina? Yes. Personality development, mayroong values training, personality development yung the laughter yoga, na kung saan tawa ka lang doon ng tawa. Okay? While capability, ito naman yung ating mga reintegration program. So, part ng reintegration program natin ay, Rowie, please, ito. So, dito na lang muna ako mag-focus, Rowie. Okay? Ito yung 2 billion reintegration fund for enterprise development. Ito po talaga ang dahilan kung bakit nandito kayo at bakit ako nandito para explain sa inyo yung entrepreneurial opportunity ng OWA. This is under EDLP program. This is a 2 billion peso reintegration fund to finance your business. Okay? This is from 100,000 to 2 billion pesos. Okay. Ito ay, Rowie, please. Mamaya na lang yan. Doon muna tayo sa land bank. This is in partnership with, balikan na natin yan. That is in partnership with land bank. Now, sino sa inyo dito ang gustong mag-start ng negosyo niya na sa Pinas? Okay. Very good. Now, ang pagninegosyo, gusto kong karunin sa inyo. Ang pagninegosyo ay may dapat na paakibat na skill. Hindi siya yung tipo ng isang engagement na dahil yun ang uso, yun yung gagawin. Now, nandito kayo ngayon sa Hong Kong. Kailangan ninyo ng somebody sa Manila, ay sa Pilipinas, na mapagkatiwalaan.
Dahil ang negosyo ng EDLP ay loan facility. Pag sinabi mong loan, dapat mong bayaran. Okay? Now, hindi pwede na ang sweldo mo dito ang ibabayad mo sa loan mo doon. Dahil ang negosyo should be sustainable and feasible. Dapat kikita siya ng sarili mo. Bago ka mag-engage sa negosyo, dapat pinag-isipan mo kung ano ang akma na negosyo sa pamilya mo. Kasi kung hindi, huwag ka mo nang mag-engage. Kailangan lang na aware ka na meron ganitong facility, but not necessarily bukas, magtayo ka na ng negosyo. Okay? Dapat alam mo ang pag-navigate ng negosyo. Madaling magsimula, pero ang problema sa negosyo ay sustainability. Paano mo ma-sustain? Nag-start ka ng negosyo mong tusino, lahat ng Omega mo, nag-order na ng tusino. After a month, wala nang mag-order kaya nagsawa na silang lahat. So, ibig sabihin, hindi mo na-market ng mabuti ang negosyo mo. Lulubog yun. So, kailangan meron ka talagang skill to know kung ano ang negosyo maganda. Okay? So, ito. Ito ang tinatawag nating OFW-EDLP. Ang purpose nito ay magkaroon ng financial assistance ng sa mga OFW na gustong mangutang. Gustong mangutang. This is not a aid. This is not a government aid. This is not ayuda. This is not dole out. This is a loan. Sino na sa inyo dito ang meron ng existing na negosyo sa Pinas? Existing. Kasi talaga hindi talaga kayo nag-engage ng negosyo. Kaya pa, sa bahay lang tindahan. Pero hindi naman lulubog lilitaw. Lilitaw pa rin. Pwede ipapan dyan ng land bank. Pero yung mga start-up, di magsisimula ka pa lang. Kailangan mo talagang mag-undergo ng training. Gusto ko lang itong ipaalam sa inyo para in case man na gusto niyo mag-engage ng negosyo, aware kayo na may facilities na ganito. Okay? This is DMW and OWA. Kami po ang magbibigay ng capability building trainings. Next, please. Ano ngayon ang eligible borrowers? Yan. Kami po ang magbibigay sa land bank ng endorsement ninyo kung tapos na kayo sa apat na phase. Kasi piniprepare din yung mga mangungutang. Dahil hindi po namin kailangan yung mga security, no? At sabi nila collateral. Yung iba, kapag sobrang laki na talaga ng inutang nila, kailangan na ng banko ng collateral.